Zap mga kasiyan. So for today's vlog is i-review natin tong bago nating biling action cam. So nabili lang natin siya ng mura. Yeah, maswerte na tayo kasi may action cam na tayo na wide angle. So itong action cam na to is yung huling action cam ko. Isang beses ko lang siya nagamit kasi hindi siya wide angle. So, medyo may ano na siya, gasgas sa screen. Ewan ko. Pero, gumagana pa naman. So, dahil may bago na tayo, napaplano akong ibigay ito sa random subscriber natin. Kung okay lang sa inyo, kung pwede sa inyo na hindi wide angle, yung gala-gala lang na magbibideo lang kayo kung kahit na ano, so pwede sa inyo to. So mapipili na lang ako sa random subscriber or sa lahat ng mga magko-comment dyan. Pipili na lang ako ng isa. Okay pa siya. Hindi ko lang talaga magamit kasi yung gamit ko kasi mag-edit, cellphone lang. Kaya pag nilagay sa cellphone yung SD card sa KineMaster or KineMaster, hindi siya nababasa yung video kasi I think WMA na file. So kailangan pa i-convert eh, wala tayong laptop kaya isang beses lang talaga 'to nagamit nung sinubukan lang. So tabi muna natin to. Ito muna pag-uusapan natin. So ito siya guys, is yung may-ari binenta lang ng mura. So nabili ko lang siya ng 500 pesos. Wow! So, yung may-ari is hindi daw marunong gumamit ng ganitong kamera. Tapos hindi naman nila magagamit kaya binenta na lang. Maswerte tayo kasi tayo nakabili. 500 lang oh. May action cam na tayo. So yung kuha ng camera is makikita nyo sa last na in-upload ko dyan. Nasa top right corner. Yung nagpunta kami ng Mayana. Ito na yung gamit ko. Action cam na to. So mga kasiyan is yung nabili lang natin is ito lang, waterproof case tsaka itong camera. Ito lang, itong dalawa lang for 500 pesos. Wala na siyang accessories, walang charger, walang kahit na anong mga mounts. So ito lang talaga. Kasi ewan ko kung saan yung mga accessories nito. Tapos kaya ko siya binili is nung binuksan ko, wide angle siya. Ayan. Wide angle. Hindi ko lang nagustuhan dito is tingnan nyo, wide angle siya pag ganyan, pero pag nag-record na magiging wide na siya. Ayan, recording na yan. Hindi na wide angle. Oh, tingnan nyo. Pag nag-stop tayo. Oh. Magiging wide, magiging ultra wide siya pag nag-stop ng recording. So okay lang. Okay lang naman, at least may camera na tayo. Hindi na cellphone yung gamit natin pang vlog.
4K 10fps Life Silver. So ito yung menu, dito yung battery. Off muna natin. Ito yung battery, isang battery lang, so tamang-tama lang for short rides. Tapos dito yung saksakan, micro na charger, tapos SD card. Nilagyan ko na ng SD card kasi di magre-record pag walang SD card. So dito yung power, yung power niya. Tapos dito sa taas is yung stop tsaka yung pictures, picture pag nag-take ng pictures. So yun lang guys, short review lang, hindi kasi ako marunong talaga mag-review ng mga gadgets, kaya ito lang muna talaga. Basta nabili ko lang siya ng 500 pesos. Kasi hindi marunong gumamit yung may-ari. Kaya, maswerte na tayo. So, kung magtatanong kayo kung okay ba yung video, panoorin nyo na lang dyan sa top right corner. Lalabas yan dyan. Tapos, i-play nyo na lang. May video dyan na nilagay ko na yung camera sa helmet. So, isa sa mga nagustuhan ko dito is touchscreen na siya. Ano, touchscreen. Then, yan. So, ito yung audio test natin. Wala siyang mic. Wala nakalagay na mic. So maririnig talaga siya. So, yun lang guys. Worth it yung 500 ko. Kasi tiningnan ko sa Google yung price niya is around 7 to 9K. Complete accessories na yun. Camera lang to. So, okay na. Thank you.